Sinubukan naming i-test ang bilis ng internet signal sa smartphone ni Department of Information and Communications Technology Acting Secretary Eliseo Rio sa loob mismo ng kanyang opisina sa Quezon City. Globe subscriber si Rio at ang resulta ng kanyang test, 7.26 Mbps download at 0.88 Mbps upload. Ito nga yung nireklamo ng tao. So it has to be better than this. Sa opisina naman ng tech editor na si Art Samaniego sa Intramuros, Maynila, nagsagawa rin kami ng parehong speed test. Smart subscriber naman si Samaniego at ang resulta, 26.54 Mbps download, 6.84 upload. Ang mga ordinaryong cellphone user, kumusta naman kaya ang bilis ng internet sa kanilang mga cellphone? To say that it is bad is an understatement. Mapagal po talaga. Nag-Singapore na rin ako before, so doon sobrang bilis talaga ng internet. Kaya nalaman ko na relatively, yung sobrang bagal talaga ng internet natin. Sa ulat ng Global Wireless Coverage Research Firm na opensignal.com, kulelat ang Pilipinas sa bilis ng LTE signal. Pang 85 tayo sa 88 na bansang sinuri sa 9.49 Mbps na average speed. Hindi na ito ikinagulat ng DICT, gayon din ng tech experts. Pangunahing dahilan dito, ang kakulangan sa mga cell site para serbisyohan ang lumulobong bilang ng mga cellphone subscribers sa bansa. Base sa tala ng National Telecommunications Commission o NTC, nasa 130 million na mga ito sa pagtatapos ng 2016. We need 67,000 cell sites para mapaganda natin talaga yung ating quality of service, no? We have only 20,000. Ang internet kasi para yang pipe. So pag mas madaming tao nag-share diyan, mas kukonti yung nakukuha mong daloy ng tubig. So ganun din ang internet speed. Ayon sa Smart, malaking puhunan ang ibinuhos sila sa nakalipas na 2 taon at malaki na raw ang iginanda ng kanilang serbisyo. Sa pagpapalawak ng LTE network sa Metro Manila at sa buong bansa, makakaasa raw sa pagbuti pa ng serbisyo nila. Wala pang pahayag ang Globe kaugnay nito. Minamadali na raw ng DICT ang proseso ng pagpapapasok ng 3rd telco player sa bansa. Ilan sa mga panuntunang kanilang tinitingnan, hindi ito dapat konektado sa alinman sa 2 telco company. Dapat subok na rin ang kapasidad nito sa telecommunication service. Sa pagtaya ng DICT, hindi bababa sa 300 billion pesos ang kailangan ibuhos sa puhunan ng bagong telco sa unang 5 taon ng operasyon nito. Sa Mayo, magsusumite ng mga proposal at bid sa mga interesadong telco. Si Pangulong Duterte naman inimbitahan ng mga Indian businessmen na tingnan ang posibilidad ng pamumuhunan sa telecoms industry sa bansa. Ivan Mayrina, GMA News.